Hello, Sir Van. Share ko lang itong kwento ko nung bata ako. Eric na lang ang itawag mo sa akin. High school ako nung naranasan ko ito, Sir Van. Sa dati naming inuupahan, may dalawang kwarto sa second floor. Yung isa sa aming magkapatid, habang yung isa naman ay kapag may bisita lang. Ang gara kasi ng kwarto na yon, Sir Van. Bago ka makababa ng first floor, kailangan mo munang dumaan doon. Unang encounter ko doon nung pababa ako, biglang nahulog ang maleta sa cabinet. Wala namang hangin at wala namang lindol para bumagsak yun ng ganon. Natakot ako noon. Kaso medyo bata pa ako noon, kaya matatakotin talaga ako. Pero di ko pinansin kasi baka nag-i-imagine lang ako. Pangalawa kong naranasan at talagang ikinatayo ng balahibo ko nung minsang nagre-review ako. Ang ingay sa kabilang kwarto, merong tawa ng tawa. Akala ko yung kasama lang namin sa bahay. Pero nung pagsabihan ko na, wala namang tao. Bumaba ako para i-check kung nasan si ate na kasambahay namin. Pero ang sabi ni mama, nasa labas ng mga oras na yon. Isang gabi naman, dahil naiihi ako at kailangan ko pang bumaba para umihi. Yung pagpunta sa CR, wala namang nangyari. Pero nung pabalik na ako, pag-akyat ko at pagdaan sa kwarto na yon, napansin kong may lalaking nakatayo. Kinabahan ako. Napakaripas ako ng takbo pababa sa kwarto nila mama para sabihin yung nakita ko. Agad na kinuha ni Papa yung 2x2. Akala kasi nila may magnanakaw. Pag-akyat namin, wala nang nakita sila mama at papa. Guni-guni ko lang daw yon. Pinabalik na lang nila ako sa pagtulog. Pero nung gabi na yon, hindi na ako nakatulog. Yung pang-apat naman na pangyayari, Sir Van, hindi na sa akin nangyari, sa pinsan ko na. Bakasyon kasi noon at tumira siya sa amin ng ilang linggo. Isang gabi, nadinig namin siyang umiiyak at sumisigaw. Doon kasi siya natulog sa kwarto kung saan ako natatakot. Agad naman namin siyang pinuntahan. Naka-straight lang ang katawan niya at parang hindi makagalaw. Sinampal siya ni mama para magising. Epektibo naman ang pagsampal ni mama at nagising ang pinsan ko. Tinanong namin kung ano ang nangyari at nakuwento ng pinsan ko na galit na galit daw yung lalaki sa panaginip niya. Gusto daw siyang paalisin sa bahay. Hindi daw siya nakatira doon, kaya wala siyang karapatan. Dahil nga doon, Sir Van, umuwi agad ng pinsan ko sa kanila. Nagtanong-tanong naman si Mama sa kapitbahay namin kung ano ang nangyari sa dating nakatira sa bahay. Doon namin nalaman na nagpakamatay ang dating nangungupahan doon sa bahay na yon. Nung malaman yun ni Mama, naghanap agad siya ng malilipatan namin. At after a month nga, ay nakalipat na kami. Ayun lang, Sir Van. Salamat kung mapapansin mo tong kwento ko. God bless. Hi po, Sir Van. I just want to share my creepy experience. Itago mo na lang ako sa pangalang Ira. 28 years old na ako ngayon. Pero itong creepy experience ko ay nangyari nung 17 years old pa lang ako. Nangyari po ito nung nagbakasyon kaming magbabarkada sa bahay ng isa kong kaibigan sa Mindoro. Nang makarating kaming magkakaibigan sa bahay nila, na-amaze ako kasi ang laki ng bahay nila at ang ganda. Bahay bakasyonan lang daw nila yon kasi nakatira talaga sila sa Rizal. So kami lang ang tao noon. Dahil yung magulang niya ay nasa ibang bansa that time. Lima kaming magkakaibigan ang magkakasama noon. Tapos yung tatlo naming kaibigan, susunod na lang daw kinabukasan. Bale, isang linggo kaming magstay doon para sulit yung bakasyon namin. Tatlo kaming babae. Isa na doon yung may-ari ng bahay. Tapos isang lalaki at isang bakla. Tapos yung tatlo naming kaibigan na susunod na lang daw ay puro lalaki. Matutulog na kami noon. Nasa isang kwarto lang kami noon.
Malaki naman yung kwarto na tutulugan namin, kaya kasyang-kasya kami. Master's bedroom kasi yon, kaya ang laki. Tapos meron pang dalawang kwarto. Bale, yung banyo nila, madadaanan mo yung isang kwarto bago yung banyo na nasa bandang dulo. Nagpaalam ako nun sa kaibigan ko na magbabanyo ako. Sabi ko, "Bel, samahan mo nga ako umihi." "Yung banyo nasa dulo, kaya mo na yan, malaki ka na," sagot niya sa akin. So ako naman, dumiretso na ng banyo mag-isa. Hindi naman ako takot nun, gusto ko lang talaga magpasama. So ayun na nga, nadaanan ko na yung isang kwarto. Tapos yung kwarto na malapit sa banyo, nakabukas. Kaya napahinto ako nun at napatingin dun sa kwarto na nakabukas. May nakita akong babae na nakaupo sa kama. Nakadress siya na pink, tapos tumingin siya sa akin at ngumiti. Nginitian ko na rin siya kasi inisip ko baka ate ni Mabel. Pagkatapos ko umihi nun, bago ako bumalik sa kwarto namin, tumingin muli ako sa kwarto ng ate niya. Pero wala na dun yung ate niya, kaya bumalik na ako sa kwarto namin. Tapos sinabi ko kay Mabel yung nakita ko. "Bel, akala ko ikaw lang mag-isa dito sa bahay nyo. Kasama mo pala yung ate mo eh." Pagkasabi ko nun, nanlaki yung mata niya at bigla akong hinampas sa braso ko. Sabay sabing, "Ina ka, Ira. Matagal nang patay si ate. Nasaksak siya nung magkaroon ng away sa pinuntahan niyang dibo ng kaibigan niya. Doon mo siya nakita sa kwarto malapit sa banyo?" Tanong nito. Sabi ko, "Oo." Sabi niya, kwarto daw yun ng ate niya. Tapos bigla siyang umiyak. Kaya nagsorry ako. Tapos noon pinagdasal namin yung namayapa niyang ate. Tapos natulog na kami. Matapos naman noon, hindi na muling nagpakita yung ate niya. Hanggang sa matapos yung isang linggong pagstay namin doon, wala naman ng kakaibang nangyari. Hanggang sa umuwi na kami. Siguro tinignan niya lang talaga kung sino yung bisita ng kapatid niya. Kaya nagpakita ito. Hello po, Sir Van. Ako po si Dora. Dora ang tawag sa akin ng mga kaibigan ko kasi masyado raw akong gala. Lakwatsyera ng taon, sabi nga. Anyways, itong ikukwento ko ay hindi tungkol sa pagiging lakwatsyera ko. Bale, ganito po kasi yon. Nagbakasyon kami nila mama sa probinsya nila. Summer yon kaya walang pasok. Dalawa lang kami ni mama ang umuwi nun sa probinsya nila. May trabaho kasi si Papa, kaya hindi siya nakasama. Ganon din si Kuya. Bale, dalawa po kaming magkapatid. So ayun na nga po. Nagstay kami ni Mama sa bahay ng tita ko, kapatid ni Mama. Yung tita ko ay may anak na tatlong babae. Tapos yung bunso niyang anak ay 5 years old. Tapos yung isa ay kasing edad ko lang. Tapos si ate. Yung bunso kong pinsan ay may manika. Lagi niya itong dala. Halos hindi mo mahiwalay sa kanya kahit saan ito magpunta. Kapag susubukan mong kunin yung manika niya, ay magagalit siya o kaya iiyak ng bongga. Kaya hindi ito mahiwalay sa kanya ng kahit sino sa kanila. Isang araw, umalis si mama at si tita. So ang naiwan nun ay kami lang ng mga pinsan ko. Nasa sala kami nun nanonood ng TV. Tapos yung bunso kong pinsan ay nasa kwarto nila naglalaro mag-isa. Nang bigla kaming nakadinig ng kalabog, nagulat kaming magpipinsan at nagkatinginan. Inutusan yung isa kong pinsan ng ate niya na silipin yung kapatid nila kasi baka napano na. Pero hindi niya ito sinunod kasi maganda yung pinapanood namin noon. Ayaw pa istorbo. Kaya ang ginawa ko ay ako na lang ang sumilip sa pinsan ko. Pagpasok ko ng kwarto nila, nakita ko yung pinsan kong bata na nakatayo sa sulok ng kwarto habang nakatakip yung mga kamay niya sa mukha niya. Nakita ko rin yung manika niya na nasa lapag lang ng sahig. Nilapitan ko siya at tinanong, "Be, bakit? Anong nangyari sa'yo?" Sabi niya, "Ate, si Butchoy nagagalit sa akin." Tapos umiyak na siya. Nagtaka ako,
Kasi sinong butchoy yung sinasabi niya? Be, ano? Sinong butchoy? Tanong ko. Sabi niya, si butchoy ate, palapit na siya dito, ang sama ng tingin niya. Sabay nagtakip siya ng mukha, tapos umiyak ng umiyak. Natatakot na ako nun, kasi wala namang ibang tao nun kundi kami lang dalawa. Sabi ko, nasan ba yung butchoy na yan? Bakit siya nagagalit sa'yo? Sabi niya, ayan ate, nasa likod mo po. Pagkasabi niya nun, ay binuhat ko siya agad, tapos tumakbo kami palabas ng kwarto. Nagulat yung mga pinsan ko, kasi umiiyak na rin ako nun habang patakbo sa kanila. Nung araw na yun, pagdating nila mama at tita, kinuwento ko sa kanila yung nangyari. Ang sabi ni tita, bata pa lang daw si Ana, yung pinsan kong bata, eh may nakakalaro na raw itong hindi nila nakikita. Lagi raw nilang napapansin na nagsasalita itong mag-isa, na parang may kalaro nga. Tapos nung medyo lumaki na si Ana at medyo matatas na magsalita, doon nila nalaman yung pangalan ng kalaro niya, na si Butchoy. Pero hinayaan na lang nila, kasi hindi naman daw ito nananakit. Magandang gabi po, Sir Van. Sana mabasa niyo po itong message ko. Share ko lang po itong story ko. Sana masama po ito sa mga mainanarrate niyo sa susunod niyo pang video. Bali nangyari po ito last year. Second year college po ako. And may subject kaming keyboarding. Kasama na rin doon kung saan tuturuan kaming gumamit ng typewriter. Yung school namin ay merong room. Special classroom siya, na para lang sa typewriter. Bale, doon po kami nagkaklase kapag may subject tungkol doon. Sa dalawang taon ko sa course namin, may nadidinig akong mga kwento na may babae raw na nagpaparamdam doon. Binigyan pa nga nila ito ng pangalan. Ang pangalan ay Christina. Nung una, natatawa na lang din ako kasi ginawa namin yun panakot sa mga kaklase naming matatakutin. Hindi naman ako natatakot. Kasi kadalasan naman imbento lang namin yun. Pandagdag kulay lang sa college life ang mga takutan na ganon. Yung building pala namin, isa sa pinakaunang building ng school namin. Kaya kumpara sa mga bagong building, ibang iba yung sa amin. Pero sa classroom okay naman kahit papano. Nangyari ito sa akin nung bakante ang typing room. Tapos may practical test kami at dapat makapag-type kami ng naka-blindfold. Ang inaaral ko pa nga noon i-type ay yung The Quick Brown Fox, Jump Over the Lazy Dog. Kasi lahat ng letters ay nandoon. Paulit-ulit ko siyang tinatype habang naka-blindfold. Nung mga oras na yon, ako lang ang nasa loob ng room at nasa labas ang mga kaibigan ko. Pero nung habang nagtatype ako, nakakadinig ako ng ibang nagtatype. Parang may kasabay akong nagpa-practice. Ang akala ko pa nga ay kaklase ko. Kaya hindi ko pinansin. Nung pagtanggal ko ng panyo sa mata ko, inilibot ko ang tingin ko sa buong classroom. Pero wala namang ibang tao. Hindi naman ako natakot dahil naisip ko baka siguro nauna nang umalis yung kasabay ko. Paglabas ko, na-curious ako at natanong ko yung mga kaibigan ko kung sino yung kasabay ko kanina sa classroom na nagtatype. Ha? Ikaw lang tao dun? Ang sagot nila sa akin, pinagtripang ka ni Christina, biro pa ng isa kong kaklase. Sabay tawa nila. Di ko nalang pinansin dahil akala ko pinagtitripan lang nila ako. Pumasok na nga kami ng classroom. Last subject namin at 7:30 na kami nakapag-out. Nagsiuwian na yung mga kaklase ko nung maalala ko na naiwan ko yung ribbon. Yun yung ginagamit na ink sa typewriter. Hindi ko siya nabunot. KKB kasi sa ribbon, kaya nang hinayang ako at binalikan ko yun. Nagpahintay na lang ako sa mga kaibigan ko sa koridor. Hindi pa nakalak ang typing room. Wala din masyadong tao sa building kasi anong oras na nga. Kaya ang ginawa ko, pumasok ako at kinuha ang ribbon. Pagkatanggal ko ng takip ng typewriter, ay nakita ko yung ribbon. Pero kung mamalasing ka nga naman, dahil nabuhol ito sa lalagyan,
kaya nahirapan akong matanggal. Nagulat ako nang may nadinig akong nagtatype sa likod ko. Kinilabutan ako noon. Pinilit ko na talagang tanggalin yung ribbon kahit magkaputol-putol yon. At sa wakas nga ay natanggal ko yung ribbon at agad na lumabas at sinara yung pinto. Saktong pagsara ko, nadinig ko muli yung pagtatype. Napatakbo ako noon tapos natanong ako ng mga kaklase ko kung bakit parang takot na takot ako. At ang sagot ko na lang, napagtripan na naman ako ni Christina. Sa kasalukuyan, Sir Van, ay hindi pa ako graduate. Third year na ako ngayon. Wala na kaming subject na typewriting at tapos na ako sa kanya, kaya hindi na ako nagagawi sa typing room. Nung una, isa ako sa hindi naniniwala kay Christina. Pero ngayon, isa na ako sa nagsasabing totoo si Christina ng typing room. Ayun lang po, Sir Van. Maraming salamat po. Magandang araw po, Sir Van. Share ko lang tong kwento ko na nangyari sa akin nung binata pa ako. Nangyari ito sa lumang bahay namin. Bale, bagong lipat nga kami noon. Nung mga panahon kasi na yon, palipat-lipat kami ng bahay. Ewan ko ba kila mama, para kaming NPA. Bale, parang apartment siya. Simple lang, sakto sa aming pamilya. Wala kaming kakilala, lalo na ako. So nag-a-adjust na naman ako nung mga panahon na yon. Nag-aaral pa ako noon. Sa umaga ang pasok ko at hapon ang uwi. Pag-uwi ko sa hapon, ay ako lang ang natitira sa bahay. May trabaho kasi sila mama at papa. Si kuya naman ay may asawa na, kaya bumukod na sila. Paminsan-minsan lang dumadalaw sa bahay. Binata na din naman ako noon. So kaya ko na ang sarili ko. Total, nasa bahay lang naman ako. Nagsimula yung nakakatakot kong karanasan nung habang nasa sala ako, nanonood ng TV at nakaupo sa sofa namin. Nakaramdam ako ng hangin sa bato ko na parang may dumaan sa likod ko. Kinilabutan ako kasi alam kong ako lang ang mag-isa sa bahay, pero isinawalang bahala ko siya, Sir Van. Hindi na din naman naulit nung araw na yon. Sumunod siyang nagparamdam sa akin nung mga alas dos ng madaling araw. Nag-CR ako noon. Paglabas ko sa CR at pabalik na sana ako sa kwarto nang may mapansin akong hugis tao sa sala. Nagdalawang tingin ako tapos nawala. Yung parang sa unang tingin mo nandyan sila tapos isang kurap mo lang biglang mawawala. Pero kinilabutan ako noon kahit parang namalikmata lang ako noon. Hindi pa natapos dun, Sir Van. Ito naman ay nangyari nung isang gabi ulit. Tulog na sila mama at papa. Ako naman nanonood ng TV sa sala. Friday yon, walang pasok kinabukasan. At paborito ko kasi talaga yung bubble gum tuwing Friday. Kaya puyatan talaga. Bale, natatawa ako sa napapanood ko. Pero napunta sa pagkatakot. Dahil patay na ang ilaw sa sala at nasa kwarto na sila mama at papa. Ang nagsisilbing liwanag na lang noon ay yung liwanag ng TV. Tapos na yung pinapanood ko, kaya pinatay ko na yung TV. Pagkapatay ko, sobrang dilim na. Paakyat na ako nang mapansin ko na parang may taong nakatayo malapit sa CR. Akala ko si Mama, kaya hinayaan ko na lang. Ma, buksan mo na lang yung ilaw dyan sa banyo. Nagtsatsaga ka dyan ng dilim-dilim. Ang nasabi ko kay Mama habang paakyat, sabay diretso ko sa kwarto. Pagbukas ko ng ilaw para ayusin sana ang higaan ko, nakita ko si Mama at Papa na mahimbing na ang tulog. Humihilik pa nga yung tatay ko na parang baboy. Kinabahan ako noon at natakot kasi alam ko talaga na may nakita akong taong nakatayo malapit sa CR. Nung gabi na yon, halos hindi ako makatulog dahil sa takot. Kinabukasan, nakwento ko kay Mama yung nangyari. Ang sabi niya ay may mga napapansin din daw siya, pero hindi na lang daw niya sinasabi sa amin dahil baka hindi naman daw kami maniwala o di kaya ay matakot kami. Dahil nga dun, Sir Van, pinabasbasan nila Mama yung bahay namin.
Pero may mga nagpaparamdam pa rin naman kahit nabasbasan na. Hindi na nga lang madalas. Hindi na rin naman kami nagtagal dun sa bahay. Mahigit isang taon lang kami dun nanirahan at lumipat ulit kami ng bahay. Hanggang dito na lang, Sir Van. Maraming salamat.